So, yun yung shop nila sa second floor. And sa first floor, ang ganda ng shop nila. Tignan nyo, napaka ano niya. Cozy ba tawag doon? Cozy? Itong Mungus na to, specialty talaga nila is sa mga BMX. So, kung mahilig kayo sa BMX, alam nyo na na ang Mungus ay magandang klase ng BMX yan. Fury! GT Fury! Ito, medyo maganda yung makukover natin dito dahil maganda yung pagkakalighting dito. Ayan, Fury Pro. Rockshox yung kanyang suspension dito. Parang gusto ko yun eh, oh. Yung Cervelo na yun, biling ko na ba? Pero na lang ang kulang. Flashback. May bagong bukas na bansyo sa ABA! Punta natin, bilis! Come on! Shoutout ko lang mga tropang bikers dyan. Mga ano, Pogi, Pajak Pogi. Pangalan sir, pangalan. Sian. Yeah. Sian. Shoutout kay sir Sian, maraming salamat sir. Shoutout sa mga ano ko, mga kasama ko, iniwan ako. Hindi tumigil, putay na ako. Saan mo ito dapat? Nila po sa ano, hindi ko lang po saan nila, sinusunta ko lang po sila. Hindi mo ka na? Hindi po, initay nila po ako. Baka uwi ka pa. Saan mo maligaw? Yun, shoutout, shoutout. Ha? Shoutout pa. Shoutout din sa mga grupo ko sa GMA. Mga ano, Team Good Vibes. Salamat sir. Shoutout nga po pala kay Angelo Mix Antonina tsaka kay Robix in Love. Salamat, yun. Shoutout din sa mga tropa ko dyan na di ko kasama grind. Kahit di ako nakapag-grind, nakita ko naman si Sobiid. Yun, nakain kami ho. Okay, mga Sobis! Mga alien! Ito na yung idea! Ito! So pag gumana ka dyan, pa San Pedro yan! Oh, sir! What's up? Kapag gumaluwa ka dyan, yan na yung sa idea! Ayan! Pawasok tayo dyan! Makaluwa tayo! Pag gumana tayo dyan, pupunta yan kay Baby Nika! Yahoo! Now train, move, bicycle center! Yee! Okay mga alien! Nandito na tayo ngayon sa Vista Alabang EVA Life Cycle Center. So, papahinga muna kami ni Battle Apple dito. Ang pinakamalakas na bike sa buong galaxy. Ayan, naka-Maxis na yan. Shoutout kay Sir Alex ng MGC. Binigyan tayo ng Maxis Space, no? So, sponsored niya yan. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta dyan. O nga pala yung mga nagtatanong ng handlebar na gamit ko. Ito siya. Ang tawag dito is handlebar butterfly. Butterfly handlebar ang tawag dyan. So bakit tinawag na butterfly handlebar? Dahil para siyang pakpak ng butterfly. Obvious na obvious, di ba? Oh, ayan. So saan ko nga pa nabili yan?
ano yan eh, alien technology yan. So yung may gusto niyan, nasa video description yung link ng Shopee na pinagbilang ko niyan. Huwag kayong magalala, hindi clickbait yun, walang sisigaw doon. Kapag delete nyo yun, no? So legit na link yung nasa video description kung saan ko nipili itong butterfly handle bomb na to. So i-click nyo na lang yung link na nasa baba sa video description kung gusto nyo ng butterfly handle bomb. Makayami na lang stock nun. So yun, palingin muna konti dito. And alam nyo na, dito kami nagpapahinga ni Battle Hopper kapag pumunta kami ng Alabang Banda. So doon tayo galing kanina, doon sa station na yun. Tapos pag kumanong ka doon, papunta yun kay Baby Nika ng Chain Move Bicycle Center ng San Pedro, Laguna. Daang Reyna na yan, no? So kung di nyo alam yung kwento ng Daang Reyna at Daang Hari, nasa videos ko, tignan nyo doon yung title. Daang Hari at Daang Reyna, no? Kwentong Daang Hari at Daang Reyna. So pahingin muna kami dito ni Battle Hopper and then hanapin natin dito. The search is on for all bikes, bicycle, shop dito sa Evia Lifestyle Center, ang lifestyle center ng mga center. Ito na, papasok na tayo ng Evia Lifestyle Center. So antay tayo dito ng 33 million years. Ayun o, all American. Ayun, all bikes. Ayun pala, yun agad siya o. So yun na pala si all bikes o. Kitang kita na. Papasok ko pa lang, kita mo na si all bikes dito. Ayun o, nakikita niyo ba yun? Si all bikes. Ayun o. So nandito pa lang tayo sa papasok. Kita pala siya, si all bikes. Ayun o. Shout out ka! Shout out kayo! Nagamantil lupa ito na saan. Ayun, ingat kayo, ingat! Bye-bye! Pero dyan din ako bubunta, di ba? Magkikita rin tayo mamaya! Isa lang yata bubuntaan natin, kuya! Ito na! Ayan, titignan natin kung pwede mag-vlog dito. So kung napanood nyo to, kung mapanood nyo to, tapos ko to, ibig sabihin, pwede mag-vlog, pinayagan tayo. Kung hindi, edi hindi! Ay sa girlfriend ko, Liza, hello! Kosem? Wala na. Girlfriend? Wala, asawa. Asawa? Siya ano ba asawa mo? No. Hindi na alam. Gusto ko, hindi alam. Huwag na. Shout out kami sa tropang Jupiter. Tropang MBG. Taga Las Piñas. Eh, so be it. Number one vlogger. Kosem? Shout out po sa tropang Eagle sa Taga Las Piñas. Security ng Villar family. So nandito na tayo ngayon sa loob ng All Bikes. Dito yan sa may Evia Lifestyle Center, no. So papakita ko sa inyo kung ano yung mga available yan dito. May mga high-end dito at may mga budget bike dito, no. So bago yan, papakilala ko sa inyo ang tawag pa kong si Alfred. Alfred, ano masabi mo? Alfred, ano ka pahiya? Nag-usap tayo, diba? Sina! Mayan si Alfred. So dyan ka muna, ha. Baka may ulo eh. So kaya papakita ko sa inyo kung ano mga available ng bikes dito. May mga high-end dito, may mga budget bike, may mga folding bike, may mga go-kart din dito. Ang dami dito. Ihandaan nyo yung mga popcorn nyo dahil mag-enjoy nyo itong vlog na to. So tayo, sumunan natin to. Let's go! Si Battle Hopper nililigo sa labas. Ligo ka na muna, Battle Hopper. Ligo ka. O nga pala, wala pang ligo to. Lang linggo na. So ligo ka muna dyan, ha? Vlog mo lang muna dito si daddy, ha? Okay mga subi, sa mga kasubit ko dyan, mga alien. So simulan natin dito sa kanilang GT na Pulsus. Ito medyo against the light lang kasi tignan niya naman. Nasa may bandang salamin siya. So ito yung entrance nila. Ayan si kuya. So papakita ko sa inyo kung ano meron dito sa Pulsus nila dito. Malakas to men. Hindi nyo kakayanin ang kapangyari yan, ito. So, ulitin ko, hindi ako professional sa mga pag-bike ng ganito, no? Dahil out of this world na itong mga apiyasa nito, no? So, tingnan natin. Unaan natin yung motors nito. Ayan, yung motors niya is 203.
Ayan, oh, laki. Size 203 yung kanya rotors. And yung ginamit na ano sa kanya is yung port niya, malaki din. Elite. Fox Elite. Against the light. Ayan, Fox Elite. Yung ang haba nung ano nyo, travel niya dito. Hindi ko alam kung gano'ng kahaba to, ha. So comment down below kung gano'ng kahaba yung mga ganitong suspension. And naka-air na rin siya. Ayan. Magaganda, malalakas yung mga bike dito, men. And tinan nyo, tapered na rin yung kanyang head tube. Ayan. Yung atak ito, GT. Ayan, GT na yan. And tinan nyo naman yung ano nyo, GX. Yung groove seat ito is GX, yung shifter niya, GX. Ayan, tapos XT. Yung kanyang brake. Ayan, oh. Tapos sa kanyang full sa suspension niya, ginamit sa Elite Fox. Ayan. Elite Fox. So, bago sa akin itong mga ganito, no? Bihira akong makapag-pike ng ganito. So, pasensya na kung hindi ko maibigay sa inyo yung exactong ganyan ito. Yung kung ano lang yung alam ko, no? Kaya meron dito E13 kalagay. E13. Ito yata yung pumaprotekta sa chain para hindi siya magano. Ayan. Yung, ito na yata yung FD nito, eh. Ayan. Ito na mismo FD niya. Ayan siya. And ito yung crank niya. Nakasaram na din to. Nakalagay dito 8mm hex. Ayan, yung size nito 32T. Ito, 32T. Mag-against the light kasi kaya hindi masyado makita. 32T yan. Sa likod, yung RFD niya. May suction na nakalagay. Saram SX, IGX. Ayan. So patayin siya na, ulitin ko against the light, ha. Pero okay naman. Ayan, yung ano naman ito, naka 12 to, bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So naka 12 speed. And yung gulong na ginamit sa kanya, it's a Swalbe. Ayan. Magandang klase niya yung Swalbe na yan. So mga hindi nakakalam niyan is kasama niyo ako, hindi ko rin alam yan. Ayan. Yung rims naman niya, stance, no tubes. No tube. So, ano yung sabihin ng no tube? So, comment down below kung ano yung sabihin yan. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako familiar. Alien lang kasi ako, no? CTR Flow S1. Ayan, no? Ganda. Pababa siya. Ito yung forma niya, oh. Ayan, pababa siya. Full suspension. Ang haba ng ano niya, oh. Yung fork ito. So, yung presyo niya, ayan, nakalagay. 290,000 yung presyo nito. Okay, sunod naman natin tong yung 105 nila dito na Lapierre. Magandang klase to, men. Lapierre. Ayan, oh. Naka 105 siya, so hindi ko mabibigay sa inyo yung ano dahil nasa ilalim. So, hopi-hopi lang to. Ayan, Lapierre, oh. Tsaka yung kung hawakan maigi. Alam nyo na, baka makagas-gas tayo dito. Baka makapag full-time tayong tabaho dito sa all bikes, no? Ayan. Yung gulong na ginamit sa kanya, Continental Ultra Sport. So, magandang klase. So, papahapyaw-pyaw lang tayo dito, no? So, hindi natin pwedeng lapitan to. Baka alam nyo na. Ayan, 105. So, ang groove set ito is naka 105. So, siguradong ito yung latest na 105 na groove set. Lapierre. Road bike. Ayan, yung kanyang STI. Ang presyo niyan is 140,000. So, high-end ang inahanap nyo. Bibigyan ko kayo ng mga high-end. Ayan. Lapierre Pro Team. Ayan. Pasensya na kung hindi ko may pakita sa inyo maigi. Dahil may mga box, ayoko naman tanggalin. Siyempre, naipag-vlog-vlog tayo dito, no? Ito naman, naka-Tiagra. Yung katabi niya. So, dediretso ko na lang itong vlog na to, no? Naka-Tiagra itong isa. And Lapierre yung... Lapierre pa rin. Pero ang group set lang na isa Tiagra. Itong kulay, ano? Kulay, ano ba yan? Kakuloy ng Bianchi. So, comment down below kung anong kulay yan, yung ganyan. Light blue? Ayan. Yung size niya, W. Medium. Medium size. So, hindi ko mapapakita sa inyong maigi, no? Yung may mga presyo lang ang mapapakita ko sa inyo. Pahapyaw lang yung iba. Ito, Lapierre din. Na naka Ultegra naman to. So yung isa naka 105, ito Tiagra, yung katabi. Ito naman na Ultegra, Shimano. Ayan, no?
Ultegra. Magandang klase. Taka, tingnan nyo yung FB nito. Pang malakasan. Ha? Huh? May lapera dito. Taka, tingnan yung caliper nito. Ang ganda. Ayan. Ulitin ko, hindi ako professional sa mga ganito, no? Yung vlog ko lang naman, gusto ko lang ipakita sa inyo yung available ng bikes dito. Kaya hindi ko mabibigay sa inyo yung full specs nito. Ito, naka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naka 9 speed. Si Ultegra. Ang liit tong kaset nyo. Ito yung frame nya. Yung iba, walang presyo yata. Hindi ako nagkakamali, walang presyo yung iba. Ultegra, ayan. Eh, meron din pala sa taas. So, tutuloy-tuloy na natin to, no? Para hindi na mahirap mag-edit. Ito mga lapiyari dito, ha? Ito mga lapiyari yan. Tsaka to. Iba-iba lang yung group set siguro na to. Sabi ko nga, ito 140,000 tong isa. So, sigurado yung itong mga katabi niya, isa, nasa ganun din presyo, 140. Nasa 100 to 200 siguro itong mga ganito. So, tingin ko yung group set lang na iba dito. And meron din pala dito ano, GT na ano, na frame. Ayan. GT na frame, na full suspension. And Fox float yung kanyang suspension. So, dire-direto ko na to, no? Yung presyo, walang nakalagay, huwag mong magkano siya. So, tatanong ko na lang mamaya, pabukas na sa screen yung presyo nito. Ayan, GT. Maganda klase yan, men. Itong lapere, alapitan natin konti nung nakalagay sa taas. Ito, lapere. Hindi ko makita yung presyo, nasa taas siguro yung presyo nito. Ang gamit nito, isa na kong Ultegra din. Ito, Ultegra. And meron siyang nakalagay na Shimano dito. Shimano Continental FDJ. So, mga ganda mga bike dito, men. Na Ultegra din. Ito, Ultegra. Ultegra! And itong kabila, ito naman yung Cervelo. Ayan yung mga Cervelo nila. So, titignan natin yung presyo niya, meron niya nasa baba eh. Cervelo. Nasa taas siya, no? So, hindi natin siya pwedeng i-ano. Ito naman yung baba. Naka-reserve na. Pero, lapero din. Pakita ko sa inyo yung presyo. Meron ba? 150. Yung presyo dito ng lapiere. Ayan, 150K. Ang group set nitong lapiere, tingnan natin ha, basahin siya na medyo malikot. Naka 105. Ito yung 150K nila. Naka STI ng 105. Lapiere din. And tapered head tube. Yung model, exact model, basahin siya, hindi ko masasabi sa inyo ha. Kasi hindi yung nakalagay dito, lapiere air. Ayan. Itong katabi niya, lapiere din, 117K. Pro team. Ito naman, isa naka 105 din. Ayan. Naka Shimano 105 din siya. Na STI. So, 105 din yung gusit ito. 117,000. Lapiere. So, nagkano kayo ng high-end na road bike? Na wala kayong makatang specialize, ito, pwede na to. Magandang klase na rin ito mga lapere. Ito naman, magkano ito? 101,000. 101,000. May nakalagay ba kung ano? LP Sensum, 300. Yung model, hindi ko makuming exactong model, pasensya na. Naka-Tiagra. NSTI, ng Tiagra. Ayan siya, ganda ng kulay, oh. Ang ganda ng kulay, 101,000 lang to. Kala mo kayang bumili, no? Ayan, naka-ICL sa kanyang top tube. Doon dumaan. Malalakas ang mga bike dito, man. Ang gaganda. Nasa 100K. Ito naman, lapere din. Aga-against na rin, pasensya na. Hindi makita yung iba. So, pakita ko sa inyo na malayo. Ito. Andito yung mga lapere na nasa 150,000. 140 mga ganito. So yung dalawa, walang presyo. Ito, 140. Ito naman, isa nasa 150. Ito, 114. 117. Lapiere din. And lapiere din na 101K. Ayan.
Sa taas hindi ko masyadong makakover dahil sa taas siya. Pero tingin ko yung mga presyo niya kasi hindi kami naglalayo sa isa't isa. Magkakalapit din ang presyo niya sigurado. Oh, dito naman tayo sa ano. Dito naman tayo sa mga go-kart nila. Meron pa sa taas, no? So hanggang sa second floor to, ay isa-isa lang natin to. Ito is nasa 5,349 go-kart. Ayan. Kung gusto niyo ng go-kart, meron dito. Mga pambata, ito naman. 4,449. Ito naman isa-isa, 599. Mga go-kart to, pambata. Ayan siya. So, i-cover natin yung mga bike dito, no? Hindi lang yung mga high-end. And meron pala dito, ano? Medyo magulo na yung vlog ko, no? Pero iniikot ko lang naman to. Ito, 13,000. Yung mga pambatang ganito na para siyang ano. Para siyang BMX. Nasa 13K. Yung mga ganito. Ito naman, 15,000 Stamper Ace 2020. Na GT. Ayan. Dire-diretso ko na itong vlog na to, no? Para hindi na tayo mayroon mag-edit. Para mapos ko agad. Mga naka-V-brake. Itong mga to. And may naka-ano doon. May naka-caliper. Ayan. So, yan yung mga pambata nila. And meron pa pala dito. Ito. Fury. GT Fury. Ito, medyo maganda yung makukover natin dito dahil maganda yung pagkakalighting dito. Ayan, Fury Pro. Rockshox yung kanyang suspension dito. Ayan. Ganda klase, men. Ito nga pala, 27.5 yung gulong nito, yung una. Ito naman, GT Fury. Naka double crown. Siya. Ayan yung gulong nito, naka... Parehas nito sa kabila, sa Walby. Ayan. Stance, no tubes, CTR, flow. 27.5 din to. Ayan, magic, nakalagay dito, magic. Mary. Nasa Walby. Ang kapal niyan, men, oh. Pang trail din to, yo. And tapered head tube. Ito yung mga pangmalakas ang bisikleta talaga. Yung groove set nito, tingnan natin. Ay, bago sa akin to, ah. Comment down below kung alam nyo to, itong guide na to. Anong groove set nito? Groove set! Kasi siya na, medyo nahulog yung ano dun. Yung presyo nyo muna, isa 220,000. Ah, nakasaram! Ayan, nakasaram siya. Guide. Nakasaram! Ganda! Yung speed nito, tingnan natin sa likod. Tingin tayo sa likod ng speed nito. Ito yung likod niya, oh. Ang ganda. 220K. GT. Pro. Ayan. Ang liit lang, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kung ano nakamali, 7 yung pagkabilang ko. Oh, 7 speed nakalagay. 7 speed, nasa RAM. Pang trail. Ayan, 220,000. Ito. Naka double crown. Naka rock-shox yung kanyang ano, suspension. Fork. Tapos 203 din yung kanyang ano. Yung rotors niya, laki. So yung mga pang-trail niya na. Ito yung lapiyari kanina. Ito naman, 159K. Naka Ultegra. Ayan siya. Naka 700C. So, hindi natin masasabi kung naka-ano to. Ayan, arcade. Lapere, pro team. Parehas lang na nakagay dito, pro team. Lapere, ang ganda ng frame nito, oh. Okay, mga nagkano ito, road bike dyan. Ito, mayroon dito, oh, mga ganda. Ultegra na rin. Naka-Ultegra, tapos yung mga ano, ito yung nandun kanina sa taas. Naka-Ultegra. Ayan. And yung speed nito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 speed, pero maliit lang yung ano nyo, kaset nya. Naka-Mavic, yung gulong. And naka-caliper ng Ultegra. Ayan. Ang presyo nyan, yun nga, 159K pala. 159,800. Lapere.
Ayan. Okay, ito naman isa may GT dito na naka one speed lang to. GT, naka one by. 120mm ito mga ganito, to 160 yung motors ito. Ayan. Tapered na rin yata yung ganito. Ayan. Mga ganda yung mga bike dito, man. Ay, naka-hydraulic. Hydraulic lang siya. GT. Ayan, oh. Ganda ng klase, man. Ano ba? GT La Bomba. Ah, GT La Bomba. Ayun. GT La Bomba, single speed. Single speed, La Bomba. Kaya pala. Ayun. Anong tawag sa gantong painting, boss? Ah, paint job. DJ bike paint. Oh, itong mga gantong paint, mga ganyan. Metallic. Ah, metallic. Oh, okay. Ayan, oh, GT La Bomba. Yung pala yung pangalan, doon pala, oh, ganda. Ganda ka kasi, man. Border jump, para sa pangka. Ah, itong mga gantong bike. Ah, okay. Naka one speed, oh. Ganda, oh. Single speed. Oh, single speed lang siya. Pero naka disc brake na, ano? Ayan. Ganda klase. Brake crank. Mm-hmm. Ayan, oh. GT bike, so 2080. Slick tire na, ano, skin wall. Oh, naka skin wall lang yun pala. Slick tire. Ganda. Naka-tapered na rin. Magkano yung ganito mo? Rigid. 40,000. Ayun, 40,000 yung mga ganito daw. Mga ganyan. Pivotal na seat poser. Oh. 40,000. Mga branded na yung nakalagay dito, men. GT La Bomba. Ganda. Solid. Ito, may mga ano rin dito. GeForce. Na mga e-bike. Na folding bike. Ang presyo, 25,000. Ayan. 25,000, parehas lang sa yung GeForce, pero magkaiba yata yung model nito. Ito medyo manipis. Ito medyo mas mataba siya. Magkaiba ng model, parehas may sakaya ng ano sa likod. Ayan, alam nyo na yun. Ayan, may sakaya ng ano sa likod. And meron siya ditong, ito yung ano niya, bicycle computer. Yung may kita yung speed mo, kung gano'ng nakabilis. May lagay ng phone, ayan o. Oh. Ito naman, 40,000 pala itong isa. Ayan, 40,000. Ayan yung mga GeForce nila, 25,000 tsaka 40,000. So, dito naman tayo sa mga medyo budget nila. Meron ditong Factor FT103 na 27.5 ang presyo dito. Isa, 14,200. Ito, medyo nagbablurred lang. 14,200 itong FT103 na Factor. 27.5 na mechanical. Ito naman, 18,200 yung Factor Powell. Ayan, naka-mechanical din siya. 29M naman to Factor Powell. Ito naman, Trinks. Ayan, Trinks na mechanical na M100 na 11.9. Ayan siya, na naka L2A2, 7-speed. Ito naman, Wake. Na 27.5 din to, naka 12,500. Ayan. Ito naman, same lang, mga Wake. And itong isa, 11.9, Trinks din, M100. Naka L2A2, 7-speed. Ayan, dito naman tayo, meron dito ano, pambata. Ito, GT rin pala to eh. GT Expert XL. So, dire-diretso na to ha. Para isang ano na lang, para hindi na ako mahirap mag-edit, no? Inabot ako madaling araw sa editing eh. Alauna, nag-edit pa ako minsan eh. Ayan, 32,000. Para siyang pambata na BMX pero GT. Pro Max yung kanyang mechanical. Ayan, mga pang mga Tagalog na to. Ayan siya, BMX na GT. Okay, ito naman, mga pambata meron dito. Para sa mga anak yung may pot-pot. Ayan, may mga pot-pot. Mga pambata, pero wala siyang nakalagay na price. At mga pambata rin. Mga pambata, mayroon din dito. Walang nakalagay na price. So, ito. Ito yung isa pa na Cervelo na nakalagay doon. Sa taas. Ayun, no? Parang gusto ko yun, eh. Yung Cervelo na yun. Biling ko na ba? Pero na lang ang kulang. Ayan. Alam ko, parehas lang to. Ito. Tsaka to. Tsaka ito. Parehas lang yata ito. May nakalagay. Ay, hindi. S3 pala ito. Ito, P3. Doon nagkakamali, P3 ito. Ayan, no, P3. Tignan nyo ito. S3 yung nakalagay doon. Ayan.
Yung kabila A3. So iba-iba pala to. Ito naman P3. So para isa na ako nahihilo kayo ah. P3. So tingnan natin to. Ito medyo maliit natin yung spec nito. Ang presyo muna nito, tingnan natin. 272,000. Cervelo. Aero. May aero na rin siya dun, oh. Ayun. Ganda. Naka-Dura Ace. So, pang malakasan to, men. Wala ka nang i-upgrade dito. Ayan, oh. Tingin ko carbon to, eh. Ayoko naman pitikin. Bahala, hindi pwede yun. Ayan, naka-Ultegra. Ultegra naman yung RFD nito. And yung AFD nito is Ultegra din. Tapos yung brake niya is Dura Ace. Yung speed nito, tignan natin ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 speed lang. Pero ang liit ng kaset niya. Yung gulong na ginamit, Continental Grand Prix. So pang racing talaga yan. Gulong pa lang, maano na dito eh. Sulit na eh. Ito naman, Shimano. Shimano Ultegra yung caliper. And Aero. Aero bike to. Hindi ko nagkakamali. Ang tawag dito, Aero bike. Comment down below kung mali ako. Alam ko, Aero bike yung mga ganito. Sulit na to. And meron dito isa pa, sa velo din. So, tignan natin. Ito naman, S3 yung nakalagay dito. Kulay lime green. Ang nakalagay sa kanya, Ultegra din. And naka 9 speed din to. Yung gulong, Continental naman yan. Ayan. Tapos, parehas lang na itsura eh, no? Hindi ko nung kuno ka ito. Ang presyo nito, 272K. Cervelo. So, naghanap kayo ng high-end, diba? Ito, Cervelo. Tsaka, meron doon mga lapere. Nakalagay dyan, it never gets easier. Just go faster. Oh, ganda ng kasabihan nila, man. Ayun, oh, meron pa doon kasi di natin abot. Kailangan natin lumipad. Ito pa isa, Cervelo. Arrest lang to doon. Sa nakita natin. Ito naman, may nakasabit dito. Lapera din. Ayan. So, yung mga pricing ng bike sila dito, recall dati bago tayo nakit doon. Kasi may second floor pa to eh. Papunta to sa ano eh. Sa mga bike sila na nasa taas. Ito pala, meron dito yung frame. 250K na frame. Sigurado carbon na rin to, Cervelo. Legit, naka A5. Ayan, A5 yung tatak ng ano niya. Ito naman, ang presyo nito, ito has 250 din. 250, BB Knight. R3 naman tong isa. So, pasensya na kung hindi ko alam yung mga ganito. Kasi bago lang sa akin yung mga ganyan, Cervelo. And dito, yung pricing nito nga pala bago tayo makyat, ito nasa 150 ranging nito. Kasi ito nasa 150k ito eh. Yung dalawa walang presyo, ito nasa 100k din. Pababa. Yung mga sa taas, parehas lang yata. So nasa 150k ito pataas. Mga nandito. Tapos meron nito 200k, yung mga full suspension. Si parang ano, ano pinangalan ko dito? Kalimutan ko na. Mamaya, o sa tayo ulit mamaya ha, daka muna ha. Kalimutan ko yung pangalan. Taas, taas tayo. So, akit tayo sa taas. So, dire-diretsuhin ko na to. Para makita nyo yung uncut version ni, so be it. O, oh, di ba mataas siya, oh. So, ito na yung uncut version ng vlog ko. Papakita ko dito kung gaano ako kalupit mag-vlog. Ito. So, pagkakit mo, meron dito ang bike for slice. Ayan, oh. Ayan yung mga dito. Medyo hiningal ako dun, ah. May katakasan pala. Ayan. Foxer! Ito, meron dito, Foxer! Foxer na 29 na yun, meron dito. Princeton. Foxer Princeton at 19K. Ayan. Foxer Princeton, 19K niya naka mechanical. Ayan. 29 naman yan. Ganda. And meron dito mga gulong. Ito mga pixie. Mga single speed. Meron din dito. Mga caliper. Si Pink Ranger tsaka si Green Ranger. Kaya sa tatanong natin presyo, wala nakalagay na presyo. Mga pixie.
Ito, fixer si Blue. Ranger, nandito sa taas. Ayan. Tapos meron yun dito. May mga budget bike din dito, mga wake. Ay, yung mga wake na nasa baba kanina, ito rin yun. Mga ganun. Mga budget bike nila. Ito, may hikes din dito. Ayan, yung presyo ng hikes is 15.6. Alin na rin and Prosperity. Prosperidad, yung kanyang brake, hydraulic na rin. Ito, Prosperity din. Hikes, parehas lang doon. Ito, ADS 6.5. Itong ADS na to. 26.7. And Paxel Powell, ito yung nasa baba kanina. Ito yung kapatid nun, 29M. Combo shifter ng Shimano. Meron ding Dragon dito. Ayan, Dragon, 9,400. Ayan. So, yun yung labas. Ayan, yun yung outside world. Ayan, Swangin TZ, Saiguan yung FD, 9,400. Mechanical pa to, hindi pa to hydraulic. Yun. Ito, may mga hikes din dito. Ang dami din bike dito. Mga budget bike sa taas. Meron dito nga Kong 2. Kaso walang presyo. Hindi natin makikita na sa taas. Nakalagay. Ito, may ADS din dito. Ang kito, may upuan din pala dito. Tapos meron din dito fat bike ba to? Parang fat bike yun. Ang presyo nito, 14,500. Ayan siya. BMX na naka-caliper para pambata. Tsaka may pogi oh. Ayun oh. Kaya na niya yung pogi niyan. Ilang galing Jupiter. Okay, meron silang binimentang mga bike din dito. Ito, Paxton. Princeton din to. Princeton din pala to. Paxton Princeton na 19,000. So same lang doon, mga nakita natin. May mga helmet din sila nang binibenta na ganito. May mga sapatos na Shimano. So, titignan natin yung mga sapatos na Shimano nila dito. Shimano, ano to? 44. 44 yung size. Ano nakalagay ko ng Shimano to eh. RP3, yung ba yung tatak nun? Ayan. And, ano pa ba? Ito, mga BMX. Mga naghahanap ng BMX dyan. Matagal lang may naghahanap sa akin ng BMX. Ito, mayroon dito. Ayan, oh. Mga BMX, magkano ang presyo mo ng BMX nila dito? 8.5. Ayan, ito mga BMX na ganun. Maganda klase na ito eh. Mga size 20. Ito namang isang Mungus. 10,000. Itong Mungus na ito, specialty talaga nila is sa mga BMX. So, kung mahilig kayo sa BMX, alam nyo na na ang Mungus ay magandang klase ng BMX yan. Ayan ako, may bike na rin yan eh. Mungus sa Legion. Ayan, ito naman Legio. Ah, Mungus pala lahat ito eh. Ah, Mungus 8.5 din. Ito, 10K. Ayan. Ah, Mungus sa Legio. May iba lang yung kulay. Ito, medyo... may... kakulay ng Milky Way. Yung pinanggalingan ko. Ayan, Galaxy. 8.5. Ay, 11,500. Ayan, no? Dito ko nang galing eh. Yung Milky Way na yan eh. Ito naman, medyo matpataba ng konti. 14,500. Mga BMX. Ang daming BMX dito. Dito lang pala mayroon, no? Mungus. Mungus sa Rockadile. Rockadile, 12,500. Ayan, yung mga, ano nila, mayroon dito mga, ano, shifter niya. Revo shift yata tawag dito. Shimano na rin. And, puro naka-caliper. V-brake pala. So, lahat ng mga nila dito, isa naka-V-brake. So yung mga naghahanap dyan ng mga BMX, meron dito, ayan. Ayan yun. Madami. And may mga helmet dito na carbull. Ito mga magandang klase namin itong mga ganito. Kung may orange to, manabang. Nabili ko na. Next year, wala pa kang pera eh. Ito mga carbull. Ito may Shimano dito, 3,300. Shimano MT3. Ayan, size 40. Ito mga sapatos, may mga rin dito. Ito trinks sa reserve. Reserve na pala to. Ito, mayroon din dito ng Foxster FT103. Ayan. FT103, 14,200. Ayan, yan yung mga ano nila dito. May mga ano rin dito. May mga rims. Ang laki. Ayan o.
Ngayon ako nakita ng ganyang awis, ganyang kalaki. Di ba na kung pang motor to, pang ano eh. Comment down below kung pang motor yung ganito. Wala mo pang bike to eh. Ayan. May mga, puro carbon dito. Dito banda. May mga bar carrier din dito, aerobac. Mga rack. Ayan yung mga rack nyan. Kaso wala yung presyo, isa 6,500. Nagkahanap ng rack, mayroon dito 6,500, mga ganito. Ito naman, 63. Ito yung Core Smart Bike Trainer. Bike Trainer meron din dito. Tapos may mga handle grip din dito. Ay, hindi pala lock pala to. Lock, ito pang malakasan na lock, 900. Kaso may kabigatan to. Pero secured naman yung bike ko dito. Kung ang bike nyo is mga lapere, pwede pwede na to, mura na to, sa 900. For security ng bike nyo, pwede pwede na yan. Handle grip meron din dito. Ito mga pedal, no ordinary, 149, 150. May mga saddle din dito, 379. May mga upuan, halo-halo dito, ang dami min. Ayan, may mga bandana rin dito, bandana matawag dito. Mix, may sombrero. Ito naman, empedo na pedals. 1, 249. Ang dami mo bibili dito. Ayan, bell. Ito, pang malakas ang mga helmet, 550. Ayan. So, yan yung mga yung shop nila. Napakita ko na sa inyo, may mga nakasabit doon. Ayan. May mga nakasabit doon, ayun o. So, yan yung shop nila sa second floor. And sa first floor, ang ganda ng shop nila. Tignan nyo, napaka ano niya. Cozy ba tawag doon? Cozy? Cozy ba? Anong meaning ng cozy? Google ko mamaya kung anong tawag sa cozy. Kung anong meaning ng cozy. Ayan, pababa. Malawak. And the poor high-end sa taa, sa baba, dito naman mga budget nila. Ayan yun. Yan yung mga nila dito. May mga sapatos, may mga ano dito, mga accessories. May mga bike doon, BMX. Ayan, tapos dito may mga bike. Dito mga budget bike sa taas, sa baba yung mga high-end. So, yan yung buong shop nila. May fitting room din pala doon. Sa mga gusto magsukat ng mga ano dito. Ayan, may mga damit kasi doon, tapos sapatos. Magkano yung mga Pixie bus na ganito? 5,000. Ayan, 5,000 pala yung mga ganyang Pixie. Ayan yung nakita natin doon, 5K lang. So mura na yan, sa Pixie, 5K lang oh. Alin na rin ba yun, sir? Alin na rin? Ay, still pa siya, okay. So 5K still, mga ganito. So kung gusto nyo nito, ayun, may equip nito, pambabae oh. Ordinary na ano, pero magandang klase, 5K. Pwede na. Okay mga Sobi, so ito yung mga services na ina-offer ni All Bikes. So merong bike building, ayan yung mga pricing nila. Bike building, wheel building, brake bleeding, lahat to. So napakadami, ito yung pricing nila. So ayan, i-post nyo na lang kung gusto nyo intindihin, ayan. Ayan yung mga ina-offer nilang services dito sa ano, sa All Bikes. Ayan, basic lower leg services, cleaning, fork travel, adjust, all suspension services kit are not included. So ayan, ayan yung mga services na ina-offer ni All Bikes. Dito lang yan sa Ibiya, Daang Hari. Meron din pala silang accessories sa baba. Ito may mga helmet dito. Yung mga helmet nila is nasa 729. Ayan, helmet, Hornets na helmet is nasa 749. 629 yan, meron dito 600. 620, 629, 729. Ito may original, parang bata, 449. Ito may mga namin sila dito, 2,300 yung mga pedals. Madami silang accessories dito. May mga gloves. Ayan. May mga gantawin. Dito yung working area nila kung may papagawa kayo dito. Ayan. Ito yung working area nila dito. Kung may papagawa kayo, dito yung gagawin. Ayan. May ginagawang bike dito. Tignan nyo. Ayan. So ito yung working area nila. Tapos nandito yung cashier. Ito yung cashier nila. Bakit ako sa inyo para namin kayo bumunta dito sa old bikes. Ayan. Tapos ayan yung ano nila. Yan yung buong shop nila.
First floor, second floor. Ayan, walang third floor. Wag na kayo maghanap ng wala. Okay mga subis, mga kasubit, mga alien ko dyan, no? So, naipakita ko na sa inyo yung mga available na bikes dito. Sa all bikes, dito lang yan sa Ibiza. Yung mga gusto pumunta dito, tumingin-tingin, bumili ng bike, is nasa video description lang yung address nito o yung Google Map location. Nabubuli na naman tayo. Nasa video description lang yung Google Map location nito. Isang click nyo lang, kung marunong gumamit ng Google, isang click nyo lang, dadali na kayo dito sa location nito. Hindi teleport yun, ha? Yung location lang ng Google. So yun, shout out. Wala. So yun, mayroon na lang sa magsama sa inyo, araw, mga kasubit, no? So kung di ka po nasubscribe, isubscribe mo na yan dahil mayroon pa tayong basa na pupuntaan. Itong on base nga pala, isa kakabukas lang ito. 2 days pa lang yata ang bukas to, no? So punta na kayo dito at tumingin-tingin na ng mga bikes dito. May mga high-end dito, may mga budget bike din. May mga e-bike, may mga full suspension, ayan. So yun, punta na kayo dito sa all bikes, dito lang yan sa Ibiza. So yun, maraming salamat sa pagsama sa aking araw. So be it, signing out!